Hello everyone, good evening everyone. Feel fresh na ako everyone, nakapagpahinga na rin ako. And maraming salamat sa nag-private message sa akin, greeting my birthday. Sa mga nag-comment, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga greetings sa inyong lahat everyone, maraming salamat everyone. At nagpapasalamat talaga ako dahil dumating ako sa 44 years old. And ngayon, at ito, sa daming trials na dumating sa buhay, talagang I will survive, hey. At hindi ko expect talaga na in this 2021, mayroong mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Actually, from 3 years ago, from the start, when the toxic people out in my life, talagang doon ko nakikita talaga na have a very good improvement in my life. Nagpapasalamat ako dahil healthy ako ngayon, nandito ako. And then, buo yung pamilya ko, yung buhay ko, talagang hindi ko masasabi dahil sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, talagang masasabi ko talaga na it's not normal, pero I'm survived. Hello, Day Bonita. Puhon, Day. Suro niya dito, Day. Puhon, suro niya dito, Day. Pagwapa niya dito, Day. And happy sab ko kay in this very, very, very fast lang talaga, murag dali ra kayo ba nga, nakahimo kong salon, nung nag-decision ko, biglaan na lang, maghimo ko rog salon, o sige, ugma, buhata, parang in just 2 months, nahumandayin akong salon, talagang, masasabi ko talaga na, it's a big blessings in my life, this year, talagang, it's a very happy birthday sa akin, dahil, in my birthday, it's my first time entire in my life na nagkaroon ako ng birthday, everyone, na ganito. Na mayroong naghanda, mayroong litson, char. It's my very, very first time in my life na nag-birthday ako na may litson. Mayroon akong business na naman. But in this time, this business is mine. Talagang akin talaga. Talagang masasabi kong it's mine talaga. And I'm surrounded with all friends who love me. Hello there, Jennifer. Nandiyan si Daddy supporting me. Nandito yung asawa ko. Keep supporting me, loving me. Devote loving me. Ang pinaka-importante sa buhay natin yung may taong nagmamahal sa atin. Okay? Ako, I'm so very blessed in my life talaga. Kahit anong masabihin ng ibang tao sa pagkatao ko, it's okay. Dahil ang alam ko lang talaga, I'm so blessed. I'm healthy, I'm blessed, I have a lot of good opportunities na dumating sa buhay ko na talagang alam kong nakikita din ninyo. At ako din naman, nandito ako sa Japan, I never give up sharing my talent. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababayan ko dito na nagtiwala sa akin at nag-order sa mga creations ko at nagustuhan yung mga creations ko. Ako talaga, nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil bihira lang sa mga kapwa nating kababayan na marunong mag-appreciate sa kapwa kababayan, char. In a reality talk lang talaga. Ako naman talaga, everyone, I'm always supporting to all my kababayan anywhere, everywhere. Pero I really appreciate naman talaga na may mga tao talagang keep believing others even they don't know me. And sa opening kanina, talagang I'm so very happy dahil mayroong mga customer na punta dun sa salon. And ako naman talaga, from my side, talaga masaya ako dahil mayroon akong beautician na mga mababait. Although bago pa lang sila sa kamay ko. But from the start, from last night na nagpunta sila sa bahay. And then ngayon, talagang I really appreciate sa mga kasipagan ninyong ginagawa, sa mga idea ninyong sinishare dito sa akin, sa amin. Talagang nagpapasalamat ako sa inyong mga madams. You know everyone. Salamat day, Jennifer. Alam niyo everyone, tinatawag ko yung mga beautician ko na mga madam. Dahil ayoko na ako lang ang tawagin nilang madam. Dahil para sa akin, madam din sila. Dahil sila ang nagtatrabaho para sa akin. So para sa akin, mga madam tayo, okay? So, tinatawag ko silang mga madam. And si Angel, yan ang beautician ko na si Angel. Magaling yan. That is a professional hairdresser. Sa one day, ipakilala ko sa inyo dito si Angel. Si Raisa, that is a very good also na nag-nail art, nag-manicurista. At
ang trabaho ni Raisa is, Madam Raisa is nagmamanicure, pedicure, nagpo-foot spa siya. Itong si Inday Angel, ang trabaho ni Inday Angel is all-around beautician siya. Marunong siyang mag-facial, marunong... Actually, wala pa akong facial doon sa salon ko, but lalagyan natin yan soon. Meron akong waxing doon, and then magaling na beautician si Angel, okay? If you are near on my salon, subukan nyo dahil sa mga customer kanina na nakausap ko because nagtawag ako sa kanila by messenger video, tinanong ko sila kung kumusta yung pagtrabaho ng mga beautician dyan. Talagang ang saya-saya ko dahil yung mga reaction nila talagang, nako, ang ganda ng buhok ko, nako, talagang they're really happy, the result of their beauty. When they come out the salon, talagang ang saya-saya nila. Talagang nagpapasalamat ako dahil para sa akin talaga, itong mga beautician ko, nagtitiwala ako dito at alam kong gaganda kayo, lalo when you come out to my salon. Ha? Talagang, I make sure talaga na maging satisfied kayo sa servisyo ng mga beautician ko. Hello, Daylani. Hello. Hello, Madam Evangeline. So, yan lang talaga. Ako, wala na akong may healing sa buhay ko. Dahil ako in this age, 44 years old, talagang 4-4 talaga, equals 8 talaga. Ay, oh my God, 4-4-8. Kaya pala swerte ako ngayon. Dahil 4 plus 4 equals 8. Di ba, Delani? Salamat, Day. So, magpapasalamat tayo lagi na yung buhay natin, na patanda tayo, paasinso. Hindi yung patanda tayo, pabagsak. Ako, masaya ako sa buhay ko dahil kahit luman ako sa paningin ng ibang tao noon, at least ngayon, alam ko sarili ko na umaangat ako. Okay? Dahil marami akong mga, kumbaga, hindi nila ako kilala noon dahil wala pa akong talent na pinakita. Akala nila, ang alam ko lang ay isang dukhang katulong, talaga, dukhang inotel, dukhang ano, hindi pa kasi nila, kaya na-understand ko yung mga taong nag-understand sa akin noon. But hanggang ngayon, they still in my lives. Talagang nandito pa sila sa akin at nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit pa paano, nag-iba yung pananaw at paningin nila sa akin. Dahil, yun nga, sabi ko eh, huwag kayong manghusga masyado sa kapwa natin na akala lang natin parang gusgusin, parang very low level sa paningin natin. Huwag tayong mag-understimate dahil baka magulat na lang tayo one day. Mas marami pa pala yung talent at mas marami pa pala yung kakayahan kaysa sa atin. Ako naman, I never said na, of course, I'm so very proud of myself dahil masasabi ko talaga sarili ko na I am gifted child. I am special child, char. Parang special child. Dahil itong talent ko, everyone, talagang I'm so very proud na mananahi ako. I'm so very proud na artistic ako. I'm so very proud of my attitude. I'm so very proud of me. Talagang, this is me. Okay? Kahit man misunderstand yung attitude ko sa ibang tao, dahil hindi ko naman sila masisisi na ang tingin nila sa akin ay maldita palaway, dahil hindi ko naman talaga, yun nga ay bato-bato sa langit, ang matamaan ay magalit dahil of my words. But, you know, I'm so very lovely person. Kung kilala nyo lang ako, mapagmahal ako na tao. Talagang, mabuti akong tao. Hindi ako yung paminsan-minsan lang talaga na mayroon lang talaga tayong ugali talaga in a reality world in our life. Totoo lang kasi akong tao, everyone. Kasi hindi kasi ako plastic. Ang totoong tao ay talagang yung pagka-prangka ko hindi bastos. Kasi mayroon kasi ibang tao na prangka pero in a bastos style. Ako kasi prangka in a reality, talagang matamaan ka. Pag sinabi kong ganyan ang ugali mo, ganun, talagang totoo yan. Hindi yan joke or hindi yan pambabastos, okay? Ako naman talaga, I really admit my faults, but in my life, entire of my life talaga, for past 3 years, since the toxic people na nag-out sa life ko, talagang nakikita niyo yung pagbabago ko. The more ako naging stable yung isip ko, the more naging focus ako sa business ko, the more ako naging happy ngayon. Dahil the persons who surrounded me is, they are happy with me because talagang hindi na ako lasinggera, hindi na ako parang just like other na parang walang direction. But you know, I've always make a directions in my life. Talagang, kaya nga, dumating sa punto ngayon talaga na hindi ko rin inaasahan na nagkaroon ako ng beauty salon dyan sa lugar ko. But that's not only the business I want, everyone, dahil
I have a plan also. I want to make a bakery on my place dahil walang bakery doon. So, I'm looking forward also baka next year, gagawa ako ng bakery sa lugar ko. Because my place, yung bahay ko doon, sa Liloan. So, sa mga interesadong magpunta sa salon ko, Miss Red Salon, that is San Vicente, Basiat, Liloan, actually bukid-bukid doon. Pero, I'm surrounded of the subdivisions. Harap ng bahay ko is the Pag-ibig, kumbaga, may mga Pag-ibig housing doon. So, and then, ang lugar ko doon, talagang, yung space, ang house ko talaga is a center. Kaya, I'm so very happy talaga na to get that place dahil on the first pa lang na nakita ko yung bahay na yan how many years ago, I really attract on that place because I know this place is the place I want dahil ito ang gusto ko dahil I am a businesswoman. Noon pa man everyone, negosyante na talaga ako kung hindi nyo lang alam. Because my story, because kung maalala ko lang yung mga story sa buhay ko na talagang na-imagine ko lang na 2 o'clock pa lang gising na ako, sinasamahan ko yung mama ko sa merkado. You know, yung I'm on my life being a businesswoman talaga, okay? Hello, Madam Glenda. Maraming salamat, Madam. Gambarimas, ganyan lang talaga ang buhay natin. Talagang magsumikap lang tayo. Akirami na ito sa buhay natin. Let's gambaro. Kumbaga, gambaro lang talaga tayo. So, ako naman talaga, I'm so happy, I'm so proud of myself for this age at meron akong na-achieve sa buhay ko. At sana, mayroon pa akong magandang magawa sa buhay ko and nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Miss Red Madams, beauticians in my salon. Maraming salamat sa inyong lahat and the best way to improve our work and our business and our communication is a best teamwork. So, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kahit nandito ako, alam ko nandyan kayo, but alam ko, we are very close. Talagang nandyan. So, sa lahat ng bumabati sa aking kaarawan, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga nag-birthday ngayon, kasi marami akong mga kaibigan nag-birthday ngayon. Yung mama ni Michelle Pagia, birthday ni mama ni Michelle, happy birthday sa Mother Muday. Mayroon akong pinsan na birthday ngayon, si Mara Cristina Taping. Pareho kami ng birthday. Pamangkin ko, anak ng kapatid ko, yung pinakabunso niya, birthday ngayon, happy birthday. Si Anibet Funisto, birthday ni Anibet Funisto. Si, sino pang birthday? Ni May Saisa, birthday ni May Saisa. Ang daming nag-birthday sa May. Sa lahat ng mga hindi ko na maalala, sa lahat ng nag-birthday, si Grace Calma, parang birthday niya this month also. Sa lahat ng nag-birthday this May, happy birthday sa ating lahat at ganyan lang tayo. Ang buhay ay ganyan lang talaga. Kaya, yun lang ang masasabi ko talaga. Alam ko naman, iba-iba ang problema natin. So, iba-iba din ang swerte sa buhay natin. But, let's embrace kung ano man ang meron tayo. And, let's keep ourselves, kumbaga, na talagang gambaro lagi. Kumbaga, fight lagi sa buhay. Dahil, ganyan lang talaga ang buhay. At ako naman talaga, I'm so very blessed, I'm so very happy, I'm so very grateful, everything. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon, everyone. And then, wala lang, I'm so very surprised dahil hindi ito gawain ng amo ko. Actually, he surprised me of some things because he's a jeweler yung asawa ko, nagagawa siya ng alas. Dati, nagsusurprise talaga siya sa akin ng mga alahas. But in this time talaga, I'm so very surprised dahil alam ko tong asawa ko, hindi siya masyadong supportive sa aking kagandahan, sa aking pag-glamorosa, sa aking pag-ano. Kasi parang, I don't know, nakikita naman niya ako. The first time nakilala niya ako, talagang maayos naman talaga ako. Mag-makeup ako, nag-ano. Pero, but entire of my life talaga, ngayon lang ako niregaluhan ng asawa ko ng eyeshadow. And this is from YSL. Alam, baka makita yung kalat ko dyan. This one. So, I never expect na binigyan ako ng YSL eyeshadow ng asawa ko. And then also, binigyan pa niya ako ng lipstick. Actually, mayroon pa ako dahil sa sunod na linggo, yung isa naman ang magsa-shopping sa akin. Okay? Nauna lang siya. So, and also, he buy me this red lipstick. Actually, naalala ko talaga na I tell him that when I saw on that YSL store, sabi ko, ang ganda ng kulay na yan because I don't have on that
eyeshadow and also that lipstick. I never expect na binilhan niya ako ng lipstick na YSL and then the this one. Because I always tell him na I want that one, sana magkaroon ako ng ganyan because I need it for my travel. Dahil nandito na lahat ng kulay, talagang chinichik ko nandito na lahat ng kulay. Because I really love the color in this one. Kasi nandito na yung parang gagamitin kong pang blush on, pang eyeshadow, nandito na. Especially when I choose the eyeshadow, everyone, I want na mayroon talaga siyang something black color na ganito. So, I really love the color in this one, everyone. Talagang, it's perfect. Mayroon siyang yellow, my God, my gold, my silver. There's a pinkish. This, ang ganda. And this is from YSL, everyone. So, this one, bigay niya sa akin. So, I'm so happy. Nagpapasalamat talaga ako dahil for how many years, ngayon lang niya ako niregaluhan ng makeup. At sana naman, regaluhan niya ako ng hakumang sunod. At talagang ang saya-saya lang talaga. Ang saya-saya ako dahil talagang it's lot of changes. Kung masasabi man ng iba na paano kaya naman si Miss Red yung buhay niya and I'm living in a true life, talagang it's a very simple, I think. It's ang importante lang talaga na mayroong taong tatanggapin ka on the first place. At being honest talaga. Ako naman talaga, I want to live in a complicated style. Talagang prangka ako both sides sa kanila. Talagang hindi naman ako guwapa, everyone. Hindi naman ako nagmamaganda sa sarili ko. Hindi naman ako namimilit sa kanila. But they know me. Mukha lang ako impacta pero mabait ako, char. Hello, Cheryl! Ay, hello, madam! Thank you so much, madam. I'm so very happy, madam. Next week, madam, ipadala ko na yung blouse mo para masuot mo na talaga. Maraming salamat sa inyong lahat na nagbati sa birthday ko. Talaga. Kasi, you know what? Masasabi ko lang talaga sa sarili ko talaga na talagang sometimes, alam ko din naman ang pagsisinungaling ay dalawang bagay. Talagang may pagsinungaling na nakakasama sa atin. Hello, Day Mali. Dagang salamat, Day. Puhun-puhun, Day. Suri niya mo dito, Day. Kamong dudong, Day. Nadaday mong mama, Day. Salamat, Madam. Hello, Madam Glenda. Diba, Day, Madam Glenda? Hello, Nak. I love you, Nak. Thank you so much, Nak. Ha? Di ba, Day? Walay problema kung walay mukiha, char. Ha? Walay problema kung mga laki tagdaghan. Basta ang atong mga lalaki, okay lang sa ilahag daghan sila, char. Di ba, Madam Glenda? Akong banda, na-address akong kilid kay gidadaan ko kik. Gamitay ko kik. Nigawa siya, dipalitan ko kik sa akong banda o kanang kuan. Papa, paghimog kape pa kao. Coffee ba? Coffee. Atatakay coffee. Ma'am na akong... Di ba, Madam Glenda? Hello, Madam Cheryl. Wala, Madam Cheryl ba? Kasi parang naguluhan yung iba kasi mayroon akong dinidisplay, mayroon akong tinatago. Alam nila, sa mga nakakaalam lang, sabi ko, ang mga original dapat itago yan dahil luma na yan. Ang bago ang dapat natin i-display. Di ba, Madam Glenda? Sabi nila daw, ano daw, hindi daw pwede. Sa totoo lang naman, sa batas lang naman talaga, lalo na tayo mga Pilipino at Katoliko, hindi tayo pwedeng, kahit naman siguro Muslim na babae, hindi pwedeng mag-keep ng maraming lalaki sa buhay. Pero walang problema kung walay magdemanda. Di ba, Madam Cheryl? Basta lang honest ka lang. Basta honest ka lang, ha? Na dalawa kayo. Huwag kayong mag-away. Daddy nga, sabi ko kay Daddy. Sabi nga, parehos lang dalawa. Bakit daw, napakabilis ko daw nag-desisyon, nagagawa ng salon, at ganito yung mga plano ko, ganun-ganun. Sabi ko kay Daddy. Hindi po ba alam, nag-negosyo ako ngayon? Dahil may balak akong itanan ka. O, kinabahan agad si Daddy. O, ayan. Ito namang isa, bahala ka. Basta, sinubadi, issue tayo. Oh. Bahala ka, total, hindi naman kita pinipilit. Di ba? Yan, paminsan-minsan ang hindi matanggap ng iba. Dahil, walang nagtiyaga sa kanila. Ha?
Kaya ako, saan ako malungkot? In my age of 44, I still have my guts, char. Okay? Mahaba pa rin yung extension ko sa buhok. Okay? And then kahit papano, sa edad kong 40, at least I'm still hot. Di ba, Day Glenda? Oo, Madam Cheryl. Oy, kay, you know, Madam Cheryl, sila lahat, Madam Cheryl, hindi ako nagkulang. Talagang patas ang ano ko sa kanila. Kaya hindi sila pwede magreklamo. Dahil talagang 50-50 yung oras ko at time ko para sa kanila. Para walang magreklamo talaga. Mm-mm. Ganyan lang talaga ang life ko. Kaya alam nyo, hindi madaling manirahan sa ibang bansa na wala kang love life. Dapat mayroon kang love life. Hindi ko yung sinasabi na pilitin nyo yung sarili nyo, magkaroon kayo ng love life ha, na maging happy ang life ha, dahil sabi nila walang forever. Sa mga taong walang nagmahal, wala talagang forever. Pero sa mga taong may nagmahal, mayroon talagang forever. Hindi ko naman sabihin na pilitin yung sarili mo para mayroon kang magmahal. Mas maganda pa rin yung, kumbaga, in a nature way talaga yung pagmamahal. Yung parang halaman lang na bigla na lang susulbong at bigla na lang naging blooming na hindi mo kailangan ng maraming fertilizer na ilagay. Yung kusa lang talaga siyang nagaganon. Hindi kailangan na gumastos ka ng lalaki para kamahalin. Hindi kailangan na lutuan mo siya ng ulam lagi para kamahalin. Ay, lagi ko nilutuan si daddy ng ulam. Nagpapa-impress ako. Pero hindi ko siya binibigyan ng pera. Diba? Ganyan lang ang life. Yung iba kong haters kasi. Ay, naku, Day. Age is just a number, not a sentence. Sabi ko nga kay daddy, kahit mag-edad pa tayo ng 16, dapat mayroon pa rin tayong sex. O, ganyan lang ako kalibog? Parang ganun lang? But you know what? Sa totoo lang naman talaga, age is just a number. Lalo na pag mahal mo talaga ang tao. Talagang totoo yan. Kaya nga sabi ko kay daddy, ano eh. Daddy, kahit mag-ujitsang ubatsang na tayo, ha, dapat mayroon tayong sex, ha? Ganun ako. Pero iwan ko lang kung umabot kami na si Tinta, kung meron pa ba kaming ganun. Kasi, pag tumatanda na tayo, talagang magkakaiba na talaga. Pero naniwala pa rin ako na talagang ang libog talaga, forever talaga yan. Dahil subok naman talaga natin na katulad ni Madam Auring. Basta wari mo ako, Madam Auring, alam kong dead ka na. But tingnan niyo siya, kahit matanda, maraming mga matatanda talagang very hot. Okay? So ayoko talaga na tayo mga babae, iwala natin yung hotness natin. Dahil pag ang babae hindi hot, walang swerte, malas, okay? Kaya gusto ko lagi tayong mga babae, look hot, fresh, young, isip bata, char, at laging hot, talagang alagaan ang sarili, dahil you know what, kung magpalusyang-lusyang tayo, walain natin yung kalandian natin. Ang babae, talaga dapat may landi para attractive. Hindi ko sinasabing malandi tayo na manglandi na kahit na sino. Yung being a woman, show your being just like a yung feminine natin na ugali, yung ganun. Hindi yung iba kasi yung landi na ako, malandi ako, pero hindi ako malandi sa na ano. Talagang in my style lang talaga na alam ko kung sino nilandi ko. Inukumbulsyon pagkasama mo na atay. Oo, Day. Yung alam mo, pag nakikita ka, nainitan agad sila, yung naghihibad agad na hindi mo hinihibaran, char. Nandito na ang kape ko at ganyan lang talaga. So, walang masama. Age is just a number. Ako naman talaga, kahit umidad, mag-edad pa siguro ako ng 50 siguro or 60 siguro, as long I can carry my bikini, I will wear my sexy outfit. Talaga. Yung iba kasi, yung alam niyo yun, iba na, ano ba yan, si Miss Red, ang taba-taba niya, and she's wearing like that, talagang nagtitibak, nagaganon. Oh my God, girl, talagang lahat naman talaga tayo, gusto nating maging sexy. So, lakasan lang ng loob yan, okay? So, ako kasi, malakas lang talaga yung fighting spirit ko. At hindi sa makapal ang mukha ko, talagang malakas lang talaga ang loob ko. And that's my fashion. And I love fashion. Talaga. Ganyan lang talaga.
At dapat lang talaga everyone na talagang pag magkaedad tayo, lalo tayong maging hot. Yan talagang pinaka-importante, ha? Habang tumatanda tayo, lalo tayong naging hot. Diba, Atinere? I miss you on my, Atinere, but I understand, Atinere. Thank you so much for your support. I love you so much. Talagang, I'm so very happy dahil yung magpasalon ka dito kay ang akong beautician, guapa, o niya, may kayo mo trabaho. O ba niya nga itong Linlin? Wala lang, daghang kinagreet na ako sa private message, sa comment. Nagpapasalamat ako dahil yung mga ibang nagmi-message sa akin, hindi ko nakikita. Akala ko hindi ko sila friend. But bigla na lang silang nagmi-message, nagtitingin pala sila sa akin. Doon lang talaga natin malalaman minsan talaga na akala natin hindi tayo friend. Pero on that message talaga nagmi-message na, oy, happy birthday. Kahit yung mga kalumaan ko na mga friend, nagulat nga ako dahil yung mga mukhang Arabo na hindi ko naman sila friend nagmi-message sa akin na happy birthday. Kinuo ko. But I'm so very talaga overwhelming to all friends na nag-reach sa akin. Yes, Madam Glenda, sa tinuod lang ang Kabaw Ray Matiguang. Ha? Ay na, basta ako. Di ko musugot nga isang mag-edad pa siguro ko og 70 years old. I have sex, char. Hello, Chamartis. Good evening, Chamartis. Thank you so much. I love you, Chamartis. I miss you at Chamartis. Salamat, Madam Glenda. Basta ang ako lang. Ang importante nga magatiguang tang nagkagwapa, nagkasexy, nagkahat. Ha? Muna akong gusto. Kaysa magatiguang tang, ang katiguang yun ta. Ay, ayoko niyan. Okay? Magsige kong live. Actually, sa totoo lang, no, everyone, no, na-miss ko ang magsalita dito. Alam ko, nami-miss din naman ako dahil ewan ko ba kung anong mga sinasabi ko. Sabi nila, may kabuluhan daw yung mga sinasabi ko dito. But you know what? Ako lang naman talaga, I'm just sharing the point of view in my life. Kumbaga, ito ako, ito yung nasa isip ko, ito yung nasa puso ko, ito yung style ko sa buhay. Ito ako. So, ganyan lang talaga. At gusto ko lang talagang i-share sa iba yung mga adhikain sa mga utak ko, char. Okay, Chamarites. Uya, suminasay. Mingawin ka na ako. Basta, ana lang na everyone. Ha? Ako kasi na noon, kasi ako dito na I don't know kung anong tingin nila sa akin, ha? Kaya ako wala man ko pakialam, kung wala man ko pakialam sa mga iba dyang mga batig na o nga manghilabot na ako. Kaya basta ako, only I know is yung mga haters ko is a loser. At ako, wala akong inargabyado at inaapakang ibang tao. At kung ang kilay ko ay makapal at manipis ang isa, wala silang pakialam doon dahil ako ang nagkilay. Kung dalawa man ang nakikita nila sa buhay ko, at least dalawa pa yan. Gusto niyo dagdagan? Ha? Kaya dagdagan natin. Pero wag na, tama na yung dalawa. Baka sabihin nila, over na ako. Yes, to me, say Chuck Mars. So, ganyan lang talaga. Ang akin lang, enjoy sa life. Ha? Lahat ng mga pangyayari ngayon sa mundo, may dahilan. It means, may pandemic, may COVID. Dapat talaga na iayos natin yung mga buhay-buhay natin. Alam kong maraming mga problema sa mundo, problema sa personal nating buhay, pero life is too short. So, wag natin masyadong ipokus ang buhay natin sa mga complicated na problema at mga problema at wag tayong gagawa ng problema dahil sometimes the problem is come from our attitude. Kumbaga, kagawa natin ang problema natin. Hindi kagawa ng ibang tao, hindi kagawa ng ano. Tayo ang may kagagawan sa problema natin. Kaya paminsan-minsan, be nice tayo. Dahil if nice tayo lagi sa ating isip, sa ating puso, sa ating sarili, the way we talk, sometimes, talagang mayroong magagandang mangyayari in our everyday. Ako talaga, alam niyo everyone, kahit hindi ako mukhang santa, everyone, na religious sa everyone, na katulad ng iba na araw-araw nakikita sa linggo-linggo sa simbahan, may hawak na Biblia. Wala akong hawak na Biblia. Ang hawak ko dito is,
kahit nga newspaper, hindi nga ako nagtitingin ng newspaper eh. Parang hawak ko dito, lagi lang cellphone. Wala akong, but everyday nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam kong mahal ako ng Panginoon dahil everyday talagang nagpapasalamat ako na nandito pa ako. And then, alam ko din naman talaga, alam nyo everyone, sa totoo lang naman everyone, madali lang naman talaga intindihin pa paano mamuhay ng tahimik sa mundo eh. Huwag kang gagawa ng katarantaduhan na alam mo ikaproblema mo lang. Okay? Kung sabihin man ng ibang tao na mayroon akong kinagawang katarantaduhan, ako lang ang nakakaalam kung bakit mayroon akong ginawang mali. Because sometimes, ang mali sa paningin ng iba, tama sa ibang tao. Okay? Kaya, I know talaga. Kaya, sa mga tao dyan, ng mga friends ko dito, maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pag-greet sa akin na happy birthday. At talagang, huwag kayong mag-alala dahil ipagpatuloy ko pa rin ang anumang ginagawa ko sa buhay, ang pagiging mananahi ko, ang pagiging designer ko, ang pagiging ganito ko. At sa lahat ng mga haters ko sa buhay, huwag kayong mag-alala dahil ipagpatuloy ko pa rin na bisitin kayo at talagang bisitin ko kayo araw-araw at painggitin ko kayo araw-araw at hanggang malasin kayo sa buhay nyo araw-araw. Ha? Huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko yan, ha? Kung hindi kayo tumino. Sa totoo lang naman talaga everyone, ang mga haters, ang mga beaters, talagang malayo sa swerte. Dahil alam nyo sa totoo lang, kayo lang, advice ko lang sa mga haters, ha? Sa mga tao, mga bitter, ha? Na hindi naman inaano, nangingialam sa ibang buhay, naging negative sa ibang buhay, nagko-comment ang hindi maganda sa ibang buhay na although wala naman silang alam. Bakit? Pag nangialam kayo sa ibang buhay, kayo ba ang, yung ibang tao ba ang natatamaan? Kayo lang ang magkaroon ng stress. Kayo lang ang papangit ang araw. Kayo lang din ang mamalasin ang araw dahil hindi kayo makapag-isip ng maayos dahil naumpisahan nyo na sa hindi magandang emotion. Okay? Kaya, malas talaga ang bitter. Kaya, dapat be nice tayo para maging happy ang life natin at para maging guwapa ta per me. Kaya ang mga bitter, almost of the bitter, napansin niyo everyone, yung mga haters natin, almost sa kanila, mga batignaw, mga pangit. Kaya nga sabi nga nila, huy Red, bakit Red na nag-edad ka ng ganyan? Bakit mukha kang char, bata, ganun. Kasi ako, hindi ko kinikip sa sarili ko yung inggit. Dahil wala akong kinakainggitan sa ibang tao. Dahil alam ko, kung magagawa ng ibang tao, kaya natin yan. At hindi ako naiinggit ng kung ano mang merong material sa ibang tao. Dahil material in this world is just only a temporary. Okay? It's better to keep a good memories to other people than to keep materials in this world because that is a very nonsense. You know what? Ako, pinapapili ako sa isa. Mami, anong gusto mo? Material bagay or travel? I will choose the travel. Because travel, kumbaga ang material na bagay para sa akin, I can buy this one anytime if I have money because there maraming ganito sa tindahan. If I go travel, hindi ko na maibalik ang oras ko. Kaya, you know what? Material, nandyan lang yan. Ako, hindi ako materialistic na tao, everyone. Kaya nakontento ako. Kaya, I'm so happy of myself dahil hindi ko inuugali ang maingit sa iba. Kaya din siguro naisip ko na siniswerte ako or nagtanong yung iba na bakit si Red extension lang naman sana yung buhok niya, piloka niya talagang nilagay-lagay lang, hindi naman yan maganda, hindi naman yan kasiksihan kasi mataba naman yan. Bakit minamahal siya ng mga lalaki niya? Mga lalaki, char. Mga lalaki because all of my exes are still care me in honestly. Hindi ko sila kaaway. Lahat kaibigan ko sila. Pero isa lang talaga ang mahal ko. So, ganyan lang talaga everyone, ang life everyone. No need to be complicated. Enjoy life, be happy, kung saan ka maligaya, go. Kasi ayoko kasi na mamatay tayo na, for example, yung iba. Bakit yan si Red? Meron siyang tapos gano'n. Sabi ko, isip ko lang, gago.
kung magtiis ka man lang sa mundo, tapos mamatay ka biglaan kinabukasan, baka masabi mo sa sarili mo na, ay, sana nang lalaki na lang ako ng 100 times, at least nasubukan kong maging masaya. Kasi mamatay ka, tapos wala ka malang puro pagtitiis, puro paghihirap, puro lang stress ang natanggap mo sa buhay. And that's a very, kumbaga, I don't like it. Hello, Mr. Leo Maini. Be safe, everyone in your country, and take care, everyone. And have a good night, and thank you so much dahil kung ano namang mga pinagsasabi ko dito. So, good night, everyone, and kainin ko muna tong cake ko dahil binilhan ako ng amo ko ng cake, and then partneran ko ng kape.